Bahagyang bumagal ang headline inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng produkto at serbisyo nito pong Pebrero. Ayon sa Philippine Statistics Authority, naitala ang inflation rate sa 8.6%. Sabi ng PSA, bumagal ang inflation noong pong nakaraang buwan dahil sa mabagal na pagtaas ng presyo ng sektor ng transportasyon, partikular sa presyo ng produktong petrolyo at maging sa mga ibinibentang motorsiklo. Pangunahing nag-ambag naman sa overall inflation ang food and non-alcoholic beverages gaya po ng sibuyas, saging, isda at iba pang seafood, karne at gulay. Ang inflation rate nito pong Pebrero bahagyang mababa sa 8.7% noong Enero na pinakamataas sa nakalipas na 14 na taon. Sa Metro Manila, bahagya namang bumilis ang inflation 8.7% nitong Pebrero kumpara sa 8.6% noong Enero. Pangunahing dahilan daw dyan ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng housing, tubig, kuryente, gas at iba pang produktong petrolyo. Sa labas naman ng National Capital Region, 8.5% ang inflation rate. Sabi naman ng National Economic and Development Authority o NEDA, kinakailangan ng pag-recalibrate o muling pagsasaayos sa mga estratehiya ng gobyerno para maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng mga bilihin. Ill-timed o mali raw ang timing ng mga import at kulang ang food supplies ng bansa. Kailangan daw masolusyunan ang pinakadahilan sa mga ito kabilang na ang hadlang sa agricultural value chain. Mga kapuso, tumaas ang presyo ng ilang produktong petrolyo. 1 peso and 50 centavos ang taas presyo ng ilang kumpanya sa kada litro ng diesel. 40 centavos naman sa kada litro ng gasolina. May 1 peso and 25 centavos ding taas presyo sa kerosene ang ilang kumpanya. Ayon sa datos na nakuha ng GMA Integrated News Research mula sa Department of Energy, ito na ang ika-anim na taas presyo sa gasolina at diesel ngayong taon. Pang-apat naman na taas presyo sa kerosene. Update po tayo sa presyo ng ilang pangunahing bilihin sa ilang palengke sa Metro Manila. Sa latest monitoring ng Department of Agriculture, mula 34 hanggang 58 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas, depende sa uri nito. Mula 150 hanggang 200 pesos ang kada kilo ng manok, habang 310 to 390 pesos naman ang pork liempo. Kung gusto mag-isda, ito po ang presyo, 160 to 220 pesos ang kada kilo ng bangus. Ang tilapia nasa 110 to 160. Sa mga naghahanap naman ng gulay, 110 hanggang 150 pesos ang kada kilo ng ampalaya. 40 to 70 ang kalabasa, habang 40 to 75 pesos ang petchay. 90 to 150 pesos naman ang sibuyas, depende po yan sa sukat at kung saan ito galing. Ganyan din ang presyo ng imported na bawang. 70 to 140 pesos naman ang luya. Maging updated sa mga maiinit na balita, maaari pong mapanood ang Balitang Hali at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.